Isa na naman po mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome po sa School of Church Builder Daily Livestream. Ito po ay everyday na ginagawa natin hanggang Sabado po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat napakasagana ng kanyang biyaya sa ating buhay. At higit sa lahat, tuloy-tuloy po ang ating pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ako po ay naniniwala na tayo po ay nagpagtitibay at napapalakas ang ating pong relasyon sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita. Ito pong sinasabi ng aklat na Mateo na tayo po ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat mga salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. At ito po ang kailangan natin, ang kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa. Salita ng Panginoon ay tayo po'y sinasanay, itinatama, itinutuwid upang ang bawat isa sa atin ay magbigay ng kaluguran, maging epektibo sa ating paglilingkod at higit sa lahat, maging lumalim po ang ating pong relasyon sa ating Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanyang mga salita, dapat tayo daw po ay lumago. We have to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Mahalaga po ang kaalaman. Dahil ito po ang kapahayagang nagmumula sa Panginoon. Mahalaga din po ang understanding sapagkat ang ating pong nalalaman ay dapat po maintindihan po natin upang magkaroon po tayo ng wisdom na galing sa Panginoon at ang wisdom nito ay ginagamit upang i-apply ang lahat ng ating mga tinanggap na kaalaman, ang lahat po ng ating mga naintindihan ay may apply po natin sa ating pong buhay. Maraming salamat sa ating mentor, Pastor Wilbert Luchal, na siya nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo po ay tumayo at makapagpahayag. At ito po yung opportunity na rin ng ating Panginoon na tayo pong lahat ay tumanggap ng kanyang salita ngayong pong hapon. Bago po ako magpatuloy sa ating tinatalakay, Household Dynamics, tayo pong lahat ay yumuko saglit at tayo magpasalamat at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa sobra-sobrang biyaya mo muli sa hapong ito. Ang iyong katapatan ay aming pong patuloy na naranasan at higit sa lahat ang kaganapan ng iyong mga salita sa aming buhay, sa aming pamilya at sa bawat aspeto ng aming buhay. Sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat sa bukas na kalangitan. Kayo po'y magpapahayag muli sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang aking pong paksang tinatalakay sa inyo ay Household Dynamics. Nakabase po ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na ang simbahan o household of God ay hinalintulid din po ng Panginoon na tayo po daw ay grounded by truth. It is the pillar of God's truth and we are God's household. Mahalaga na i-observe po natin yung prinsipyo, yung pong konstitusyon, yung batas ng Panginoon sapagkat dito po nakasalalay kung paano tayo mag-behave, paano tayo mabuhay, paano tayo pagharian ng ating pong Panginoon. Mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ito po yung nagagamit po natin upang anumang maling konsepto sa ating isipan. Okay, anumang bagay na naiisip natin kung tayo po ay nagagabayan ng kanyang salita at sa bawat paraan at anumang desisyon ng ating buhay, if we are guided well by the Word of God and people who oversee our life, nakatitiyak po tayo na hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo po ay lalakad doon sa matuwid na landas. At ang aking tinatalakay sa inyo, based po dito sa buhay po ni Abraham at ni Lot, yung household po ni Abraham. At alam naman po natin, noong pong pinahintulutan ni Abraham na pumili o maunang mamili si Lot para po hindi na lumalim yung kanila pong conflict sa pamamagitan ng herdsmen ni Abraham at ni Lot, ay minabuti na lang po na magparaya at magpaubaya na lang si Abraham. At dito ipinapakita lang po sa atin ng Panginoon, at ito po yung ating tinalakay noong nakaraan, that mahalaga na yung prinsipyo o yung ano ba yung naging basis ni Lot kung bakit yun ang kanyang pinili. At dito ipinapakita sa atin ng Panginoon na anumang magiging decision or choices na ating gagawin, nakasalalay po rito yung bukas o yung buhay na pwedeng mangyari sa atin
kinabukasan. At dito po ay ipinakita sa atin yung pagkakamali po ni Lot. Again, balikan ko lang po yung aking tinalakay sa inyo kahapon. One of the principles that Lot used for making wrong choice in his life, he based his choices on what he saw, not on his conviction and belief. Nung makita niya po yung lugar, the Valley of Jordan, or the Valley of Jordan, punong-puno ng water, maganda po yung lupain at convenient po at hindi po siya maghihirap. Ang sabi ng Bible ay nung nakita niya yon, agad-agad niya itong pinagdesisyonan without knowing kung ano po yung kalalagayan ng lugar na yon, kalalagayan ng siyudad na yon. Ang nakita niya yung maganda. He did not gather any facts, he did not gather any, hindi man lang niya sinurvey muna, okay? Hindi man lang siya kumuha ng mga facts at hindi man lang niya pinuntahan muna bago magdesisyon. Agad-agad po, sapagkat ang kanyang ibinase na pagpili ay yung kanya pong nakita. Second, Lot based his choices in a convenient and favorable position. Sabi ng Bible, all the valleys of Jordan are all well watered. Okay? Lahat ng provision, nandun na. Magsasettle na lang siya doon, magdadwell na lang siya doon. Third, Lot based his choices on substitute or alternative, not the original pattern. Mga kapatid, pag meron pa hong tayong option aside from the Word of God, hindi na po ito kalooban ng Panginoon, because the Word of God is final, infallible po ang salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng Panginoon at pag yun po ay pinaniwalaan natin, mangyayari po yun. Anong ang sinasabi ng aklat ng Marcos, anumang bagay na salita ng Diyos na ating pinaniwalaan ay yun daw ay mangyayari. Okay, so ibinase niya yung kanyang desisyon or pagpili based on alternatives and substitute, not the original. It looks like the Garden of God. It looks like Egypt. Pero ang totoo po, kahalintulad lang. Pero hindi po yun original. Lot based his choices all by himself. Ito po yung decision niya, yung pagpili niya based on selfish self. Selfish decision po yun. Okay, hindi man lang niya in-inquire yung kanyang pamilya o si Mrs. Lot. Hindi man lang sila nag-usap muna bago mag-decision. And number five, Lot based his choices with no restriction and boundaries. Kung talagang Garden of Eden yun, sa Garden of Eden may boundaries, may limitation, may instruction, may batas. Doon po sa kanyang napuntahan na lugar. Ang sabi ng Bible, it is a sinful city. The people are not ashamed to do wicked things. Okay? Lantaran po ang paggawa ng masama at kasalanan doon po sa siyudad na kanyang napili. Now, sa hapon pong ito, pag-usapan po natin, ano ang pwedeng mangyari o ano ba ang nangyari kay Lot after he made these mistakes of choosing the wrong choices or wrong decision. Anong naging epekto sa kanya personally, sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya? At higit sa lahat, pati yung kabuhayan niya, anong naging epekto nito? So ngayong hapon, pag-uusapan po natin yan, the effect of his wrong choices. In Genesis chapter 14, verse 11, let me read, the four kings seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food. Then they went away. One of the effect of his wrong choices in life, God allowed him to experience difficulties. Isa sa naging epekto nito, nakaranas po siya ng uncertainties or kahirapan. At ang kahirapan ito, ang mukha ng kahirapan ito ay meron pong naganap na digmaan. At alam naman po natin na pag sinabing digmaan, there is what we call threat of security. Okay? Hindi mo sigurado kung mabubuhay ka o ano ang pwedeng mangyari sa iyo pag may digmaan. At ito ang isa sa naranasan ni Lot.
Kasi nagkaroon po ng digmaan, and that is the first recorded world war in the world. Okay? Digmaan na kung saan wala silang kamalay-malay. Bigla na lang nagkaroon ng war. At dito ipinapakita sa atin ng Panginoon that every disobedience, every decision we make na hindi kalooban ng Panginoon, na hindi patungo doon sa katwiran ng Diyos, tiyak po na lagi itong may consequence. And God allowed him to experience this war. There is what we call threat of security. Second, there is a threat of stability. Yung kabuhayan, yung negosyo niya, yung dami ng kanyang alagang hayop at mga herdsmen, naapektuhan. Okay, katulad po ng COVID, no? After 2 years, 2 years of experiencing famine or lockdown all over the world, nakita po natin that meron pong threat yung security. Okay, wala tayong kasiguradohan na mabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon at sa habag ng Diyos. Yun lamang ang ating puhunan. At the same time, yung pangako ng Panginoon sa atin, hindi po tayo iwanan at hindi tayo pababayaan. Second is the stability. Sino makakapagsabi na yung mga malalakas, yung mga nag-merge ng mga kumpanya, mga negosyo, akala po nila ay hindi sila maapektuhan. And yet, the world was affected because of this COVID-19. Same, pag meron pong digmaan, apektado po lahat yan. Hindi lang po yung security, hindi lang po yung stability, pero yung uncertainties, yung tomorrow. There is what we call fear of tomorrow. Okay? Pwedeng magkaroon ng collateral damage at sa digmaan, pwedeng lahat mawasak, maransak, kung ano yung sinasandalan po natin, kung ano po yung sinasabi natin hindi tayo maapektuhan, ay tiyak po. We will be affected because there is what we call war. Itong karanasan ito ni Lot ay isa ito sa resulta kung saan ay ipinapakita sa atin ng Panginoon that if we make wrong choices and wrong decision outside the will of God, lagi pong meron tinatawag na corresponding consequence. Second thing na kanyang naranasan, sabi ng verse 12, same chapter, Genesis 14, they also carried off Abram's nephew Lot and his possessions since he was living in Sodom. Second effect, God allowed him to be captured by the enemies of God. Hindi lang siya nakaranas ng digmaan, okay, ng kahirapan during that war. Second, he was captured. Okay, kinidnap po siya ng mga kaaway. Okay, nagtataka lang ako kung bakit siya lang ang kinidnap. Buti sana kung sinabi ng Bible na and the enemies, all the people there was captured by the enemies. Pero sabi doon, they carried Abraham's nephew, Lot. Kasi nga po, si Lot po, kaya siya pumasok doon sa Sodom. Okay, kasi gusto niya ng prominence, ng katanyagan. And maybe sa lahat ng mga political leader siguro during that time doon sa Sodom, siya yung pinakatanyag na leader, na politician. So, inisper siguro ng mga kaaway at nalaman na sobrang yaman itong si Lot at ang kanyang pamilya. Siyempre, sino ba naman ang kikidnapin mo? Alangan naman yung mahirap. Siyempre, yung mayaman. At alam nila na meron silang mapapala rito. At ito yung naging dahilan kung bakit hindi lang sobrang nahirapan si Lot, kundi even his family was captured. At alam nyo, pag ikaw po ay naging captive or ikaw po ay kinidnap, okay, ikinulong at kasama ka doon sa prisoners of war, hindi po magiging maganda po ang karanasan. Pati yung treatment, hindi po magiging maganda. Pati yung pagkain, yung amoy, yung higaan,
uncomfortable. Yung hinahanap niya na convenience at favorable, nabaliktad. Because of these wrong choices and wrong decision. Letter C, or number 3. Another effect of his wrong choice. God allowed him to experience oppression and torment by the citizens of Sodom. Genesis 19, verse 1 to 11. Ito po yung konteksto. Dalawang anghel po ay dumalaw kay Lot at nagbigay ng warning or babala na lisanin na nila ang Sodom sapagkat gugunawin ng Panginoon. At nung nalaman ng mga kababayan niya sa Sodom na meron siyang bisita, ang sabi ng Bible ay pinuntahan nila yung bahay ni Lot. Ang sabi doon, adult and young, all men in that city came and harassed and pressured Lot. Pinaligiran po yung bahay ni Lot. At ang sabi doon ay, nabalitaan namin meron kang mga bisita dyan na kalalakihan. Ilabas mo sila at makikipag-sex kami. At ang sabi ni Lot ay, maawa naman kayo kasi bisita ko ito. Kung gusto nyo, yung dalawang anak ko na lang na babae na hindi pa nakakapag-relasyon ng lalaki, never been touched, okay, siya na lang. Huwag lang itong bisita. At pinersa sila ng kanyang mga kababayan at nagpumilit na buksan ang pintuan at gustong makipag-sex sa mga bisita ni Lot na mga angel. At ang ginawa ng mga angel ay hinila si Lot papasok at binulag po nila yung lahat ng mga tao during that time doon sa lugar na yon. At yun ang naging dahilan para hindi nangyari yung masamang hangarin ng mga tao. Yun po ang konteksto noong pong Genesis 19. So isa rin sa mga effect kung bakit hindi lang siya nakaranas ng kahirapan, hindi lang siya naging bihag. Okay, ng digmaan, kundi God allow him to experience oppression and torment by the citizens of Sodom. Yun bang nakatira siya sa isang lugar na hindi mapanatag ang kanyang kalooban, ang kanyang pakiramdam? Araw-araw, pare-pares ang kanyang karanasan, hindi maganda ang kanyang pakiramdam, tormented. Saan natin makikita? 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. And if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless, open and close parenthesis, for that righteous man living among them after day, or day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Can you imagine, no? Mananampalataya, lingkod ng Panginoon, may relasyon sa Diyos, nagdesisyong tumira sa isang lugar na wicked, masasama. At paano ka mabubuhay, paano mo ma-enjoy ang pamumuhay ng isang mananampalataya kung ang kanyang napuntahan lugar ay hindi magandang environment? Okay? At ang sabi dyan, day after day was tormented. A righteous person living in a place na hindi righteous ang mga tao, they are wicked. At ang sabi dyan, anuman ang kanyang narinig at nakikita, sa kanya tormented ito. Na dati, nung nakatira siya doon sa bahay ni Lot, ay ni Abraham, wala siyang ganung karanasan. But because of his wrong choices, these are also one of the experience or consequence na kanyang naranasan or effect. He experienced oppression and torment by the citizens of Sodom. May bisita ka, yung bisita niya ay pinepersa ng mga kababayan niya na makipag-sex. Diba? Isang indikasyon lang na hindi naging tama ang kanyang desisyon. Simula pa lang. And imagine, kahit na siya ay political leader doon,
hindi siya nirespeto at kinilala ng kanyang mga kababayan. Kasi ang sabi ng kanyang mga kababayan, foreigner ka lang dito, dayo ka lang dito kung umasta ka para kang judge sa amin. Yan ang argumento ng mga tao sa kanya nung ipinagtatanggol ni Lot yung kanyang mga bisita. Dayo ka lang dito. Ganito na kami bago ka pumasok. So, what an experience na hindi maganda. Tormented or oppression, unbearable physical pain ang kanyang nararanasan. Ano pa? Extreme mental distress. It is an intense feelings of suffering. A severe affliction. Yung bang araw-araw kang hinaharas, binubuli ng mga kapitbahay at kababayan mo. Kung kayo po ang ganito ang karanasan, araw-araw kayong hinaharas, binubuli, kahit wala kayong ginagawa, ano kayong gagawin mo? Kung ako yun, lilipat uli kami ng tirahan, ng lugar. Pero magtataka po tayo si Lot, bagamat day after day niyang naranasan ito, but he never came to his senses, to his awareness and consciousness na dapat lisanin niya na yung lugar. Dapat di niya malisan. Kasi sabi ng Bible, nakaupo na siya doon sa gate of the city. He was already established there. Maganda ng buhay. Ang ganda ng kabuhayan. Sikat na siya doon. Kilala na siya doon. Yumayaman na siya sa lugar na yun. He was attached on that place. Ano ba meron ng Sodom at hindi niya maiwa-iwanan? Yung hindi niya naranasan kay Abraham, naranasan niya roon. Na dating tagapag-alaga ng hayop, katiwala, at nagkaroon ng maraming siya nang nagmamayari na marami ring herds at flocks. Pagdating doon, mas lalo siyang yumaman. Naging worldly po yung buhay at isipan ni Lord. Another effect of his wrong choices, Genesis 14 verse 12, balik tayo, sabi diyan, and they also took captive Lot, Abram's nephew, and his possessions, and left, for he was living in Sodom. God allowed him to experience that all his possessions to be taken away by the enemies. Hindi na siya nahirapan dahil may digmaan. Hindi na siya oppressed, distressed, tormented, day after day sa kanyang mga nakikita at naririnig. Hindi lang siya kinidnap, binihag. Kung sabi dyan, in your screen, he lost all his possessions. Lahat ng kanyang ari-arian ay tinangay din ng mga kaaway. So, lahat ng meron siya, wala na sa kanya mga kamay. Lahat ng kanyang pinaghirapan for all those years, nawala na lang bigla. Imagine ninyo, mga kapatid, yung nag-aral tayo, nagsikap, magtrabaho, na-promote, and then suddenly, wala pang isang taon, bigla na lang nawala ang lahat. Siguro kung uupo lang si Lot at magre-reflect, marirealize niya na ang lahat ng ito ay resulta ng kanyang pagpili ng mali or desisyong wala sa kalooban ng Panginoon. Number 5, another effect of his wrong choices, God allowed him to experience the loss of his right reasoning. Nawala po yung kanyang sound mind, sound reasoning. Nawala sa katinuan.
ang kanyang isipan. Saan natin makikita? Genesis 19, verse 6 to 7 hanggang 8. Lot went outside to meet them and shut the door behind him and said, "No, my friends, don't do this wicked thing." Verse 8, "Look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof." Saan ka nakakita ng isang tatay? Ipagpapalit ang kanyang mga anak alang-alang sa mga bisita. Now, yung bisita niya po ay hindi lang ordinaryong bisito. These are angels of God. And Lot knew that these angels ay talagang sugo ng Panginoon. Pero pwede naman niyang hindi ipamigay. Pwede naman niyang sabihin na wala po kayong karapatan na hamakin ang aking mga bisita o maging ang aking pamilya. He lost his right reasoning. Supposedly, di ba dapat pagtatay ka, ikaw yung magpuprotect sa pamilya mo. You will put a heads of protection. You intercede with your family. Ang problema, siya pa yung nagbukas ng pintuan para mapahamak ang kanyang pamilya. Malungkot, sapagkat kung hindi niya na magagawang gawin yung kanyang responsibility as a father, ano pa ang magiging future ng kanyang pamilya at ang kanyang dalawang anak? Wala na rin. At itong naging dahilan kung bakit nawala yung kanyang right reasoning. Yung epekto, palala ng palala eh. Hindi tumitigil. Kasi hindi rin makita ni Lot at hindi niya rin napagsisihan yung kanyang mga pagkakamali. At alam niyo mga kapatid, tayo din po araw-araw, marami po tayong mga nagagawang hindi maganda. O pinipili, na meron tayong mga pinipiling mga choices na hindi kalooban ng Panginoon. And we thought parang okay lang kay Lord to. No kapatid? Si Lot po ay may pagkakamali na katulad po natin. Kaya lang ang problema ni Lot, sa kanyang mga pagkakamali, hindi siya natututo at dinadagdagan niya ng dinadagdagan at pabigat ng pabigat yung kanyang pagkakamali. So kung dinadagdagan, pabigat ng pabigat, normal lang na pati yung consequence ay nadadagdagan din at pabigat ng pabigat. And to the point, hindi na po natin matake yung kanyang behavior. Ang sabi niya, "I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you." Kusa niyang ibibigay, kusa niyang ipapagamit yung sa mga kalalakihan. Salamat na lang sa Panginoon dahil hindi pinatulan ng kanyang mga kababayan. Pero dito makita po natin na napakaseryoso po yung consequence sapagkat yung kanyang ginawa sa mata natin, sa paningin natin ay parang hindi naman seryoso. Kasi ang simula lang naman ba't siya umalis, eh unang-una nagkaroon ng hindi pagkakasundo yung tauhan ni Abraham at saka siya. So hindi rin naman sa kanya galing yung suggestion na umalis ka na lang at mamili ka na lang kung ano yung mapili mo sa iyo na yun. Well, sa natural, parang maganda naman yung solution kasi kaysa naman mag-away silang mag-angkel, mag-iwalay na lang sila, at least peaceful pa yung pag-ihiwalay. Sa natural, iniisip natin parang okay. Pero alam nyo, behind that natural, merong na-violate na prinsipyo rin. Ano yung na-violate na prinsipyo ni Lot na minsan din ay ito'y hindi natin nakikita? Well, unang-una sa lahat, yung pagsama niya kay Abraham, it's a favor. Kasi unang-una, wala na siyang tatay, walang magpuprovide sa kanya,
at walang mag-guide sa kanya. Isinama siya ng uncle niya at sumama rin siya. At sa pagsama niya, natamasa niya yung mga pagpapal at pabor na naranasan ng kanyang uncle. And Abraham, bagamat ang Bible ay very silent about it, pero naniniwala ako, di ba, pag ikaw ay sisilong sa poder ng isang tao, walang-wala ka, at yung may-ari ng bahay ay may negosyo o may hanap buhay, siyempre, empower ka niya, tutulungan ka niya para kumita ka, para mabuhay din yung sarili mong pamilya. So, ang ganda ng buhay niya nun eh. Ang sabi ng Bible, sabay silang pinagpala eh. Dumami yung kanilang mga alagang hayop, dumami yung mga alipin nila. Pareha silang pinagpala. Ang naging problem ni Lot ay hindi niya inayos yung problema. Pinabayaan niya eh. Siguro busy na rin. Dahil nga dumami na rin at yumaman. Pero kahit na po busy, dahil nakatira sa isang bahay, alam mong may problema, he never confronted or resolved that conflict. Hinayaan niya pala yung uncle niyang si Abraham ang mag-resolve. Katulad na nabanggit ko sa inyo kahapon, di ba? Kung ikaw ay nakikitira lang, at ikaw yung mas mababa yung stature, tayo dapat ang magkukusa, magkaroon ng initiative na ayusin kung ano man yung problema doon sa mga tauhan po natin. Kasi nakakahiya, di ba? Nakikitira lang. So, dapat tayo ay nakikipagkasundo dapat. Hindi natin inayaang masira yung relasyon ng mag-uncle. Dapat ganun mag-isip yung kanyang mga tauhan. But anyway, dahil hindi naman nangyari yon, pero sinasabi ko lang po, parang sa church, di ba? Nung ikaw ay walang-wala, kumunek ka sa church, kumunek ka sa Panginoon, sa church at sa pastor mo, sinusunod mo yung payo ng pastor mo, pinaniwalaan mo yung mga preaching at teaching, okay? And suddenly, nung tayo po ay pinatikim ng Panginoon ng blessing, binigyan tayo ng Panginoon ng platform sa ministry, ginagamit na tayo ng Panginoon kung saan-saan, unti-unti na tayong magdi-disconnect to the point. Okay? To the point na parang ayaw na nating magpasaklaw, magpasakop sa authority ng ating pastor. So, ang tendency, magdi-detach, magdi-disconnect. Ano nangyari? Unti-unting bumabalik tayo sa simula uli ng ating buhay, Kristiyano at pagpapastor. In your screen, it says, your connection determines your supply. Yan po ang sabi ng ating mentor. Kung gaano ka kakonek at paano ka kumukonek, dyan nakasalalay yung supply na kailangan mo, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa ministry, maging sa personal na buhay. And even yung mga spiritual na blessing. All aspect of our life. Nagde-determine yan ng supply doon sa klase ng connection at paano tayo makakonect. Let me give you the last one. The effect of his wrong choice. He lost his ability to see his primary responsibility as a father. Ang sabi rito sa verse 8b, but don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof. Ang primary responsibility niya is to protect his family. But here, ipinakita rito, hindi niya pinoteksyonan ang kanyang pamilya, kundi yung bisita. Kumbaga, nagbago yung treatment. Di ba, parang yung kultura ng Pilipino, di ba? Noon, naranasan natin to, di ba? Pag may bisita tayo, ano yung pagkain natin, yun ang pagkain natin. Pero sa bisita, maghahanda.
At iba ang pagkain ng mga bisita. Iba ang treatment. Yung mga plato na hindi ginagamit, ibababa, ipapagamit. Samantalang tayo ang gagamitin, yung mga luma. Alam nyo to kasi tayo po ay nabuhay ng mga panahon na kung saan ay ganito mag-isip yung ating mga magulang. And we thought na tama. At pag may bisita, hindi ka pwedeng lumabas, doon ka lang sa loob. So dito, ipinapakita lang sa atin na yung primary responsibility ng isang magulang hindi nagampanan ni Lot. Ito ang nagbukas ng pintuan para pumasok yung hindi magandang kalalagayan ng kanyang pamilya. Tayo po bilang mga magulang, God ordain us, appoint us to oversee and protect our own family. Tayo bilang mga pastor, tayo din ang inatasan ng Panginoon, ang ating responsibilidad is not just to feed our people, but to protect them from wolves. Kung meron mang error or rebellion sa loob ng church, well, isa tayo sa naging dahilan kung bakit may mga nakapasok. Because we lower the standard. And every time we lower the standard of God, we compromise our conviction and God's word and God's principle, anong mangyayari? Lawlessness will invade the house. People will misbehave. At yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maganda yung kapaligiran at naranasan ng simbahan natin because we begin to lower the standard of God. Yan ang nangyari kay Moses eh. Bakit di siya nakapasok sa promised land? Because he lowered the standard of God. Pinahiya niya ang pangalan ng Diyos sa bansang Israel. So mga kapatid, as the custodian, the shepherd, the father of the church, the pastor of the church, and as a father, biological and natural or spiritual, our primary responsibility, one of our responsibility is to protect our family, to bring protection and not allowing any invaders to destroy the lives of our family. So sa hapon pong ito, nire-remind lang tayo ng Panginoon na hindi maiwasang magkamali. Pero sa panong magkamali po tayo, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon, recognize our mistakes, admit, ask God to forgive us, and those people who are affected by our wrong choices. Matuto po tayo sa lahat ng ating kamalian. At ang sabi ng Panginoon, a righteous man may fall 7 times, but he will rise again. Tayo po ay mare-restored ng Panginoon, and this time, yung mga past experience po natin, ay tiyak po hindi na natin gagawin sapagkat naranasan po natin yung mga consequence. At mahirap na pong maibalik yung dati kung patuloy na uulit-ulitin lang po natin yung ating mga ginagawang pagkakamali in the past. So tangayin sa hapong ito, tayo po ay manalangin at hingin po natin sa Diyos ang grasya, ang enablement, ang empowerment para po ang focus po natin ay hindi yung ating nakaraan, kundi tahakin po natin yung napakagandang landas na itinuturo ng Panginoon sa atin. This is the way, walk on it. Let's walk in the path of righteousness at puntahan po natin yung magandang pangarap ng Diyos, His plan, His purpose in our life. Not to harm us, but to give us a hope and a future. Panginoon, sa hapon pong ito, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo. Itinataas ko po ang bawat isa sa amin, lahat po ng mga nasa loob ng tahanan, lahat na nakikinig, nanonood po, at napapakinggan ang pagtuturo, Lord God, dito sa daily live stream. Abutin niyo po ang bawat isa sa amin, lahat po ng aming mga nagawang pagkakamali, desisyon, Panginoon. Ito po'y hinihingi namin sa inyo ng tawad at ang grasya ay patuloy na lumalo sa amin upang mapagtagumpayan natin
ma-overcome po namin, Lord God, at hindi po namin pwedeng takasan ang mga consequence na ito. Lord, salamat sapagkat through this teaching, preaching, and through this daily live stream, ay patuloy nyo kaming pinupuno, binabago, at patuloy na nililinis, Panginoon. At maraming maraming salamat, Lord, dahil ang mga salitang aming narinig sa hapong ito ang siyang magiging anchor ng aming buhay. At sa tuwing darating po yung panahon na kami magdedesisyon, pipili kami ng mga bagay na para sa amin, sa pamilya, sa ministry man ito, Panginoon, o sa bawat aspeto ng aming buhay, tiyakin po namin, Lord, give us this sound mind para anuman ang aming gawin, gawin po namin ito na magbibigay ng kalagantian sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa at sumayin niyo ang kapayapaan, kalakasan, at kapunuan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, maraming maraming salamat sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Stay safe, stay connected. God bless us all.